ang Guadalupe, ina ng lahat ng buhay na nagpakita't nagpahayag ng iyong nais na magandog at mag-alay ng iyong pag-ibig, ng awa, tulong at kalinga sa lahat ng lahi na maghandog at mag-alay ng iyong pag-ibig, ng awa, tulong at kalinga sa lahat ng lahi. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin na ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipaggalaw mo sa amin ang lakas upang alalayan kami mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birhen ng Guadalupe, kaming idinadalangin niya ay makabangon, nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias, sinabi ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili, at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ng Panginoon ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo ang lahat. Alleluia, Alleluia.
Aleluya. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwin na. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Na marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanali kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa social media. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Ina ng Diyos, ang Mahal na Birhing Guadalupe. Noon dati, hindi ko iniisip o hindi ko naisip na ako ay kinakalinga ng mahal na ina ng Guadalupe. Nung ako'y nagdesisyon na hindi na magpare at lumabas na ng seminaryo, isang araw nakita ko na lang ang sarili ko nasa loob ulit ng seminaryo, pinaiksi ko lang yung kwento, at nandun ako sa seminaryo ng mga bata sa Minor Seminary ng Guadalupe. Di ko pa rin alintana ang kanyang pagkalinga sa akin. Nag-isip akong lumayo, kinupkup naman niya ako. Nung ako'y pari na, 1997, nagkasakit ako ng tumor sa adrenal gland. Sabi dati ng doktor, pang-anim pa lang ako noon sa Pilipinas at ako ang pinakamatindi yung sakit ng tumor sa adrenal. Kaya nung ooperahan ako nung gabing yun, sinabi sa akin ng doktor, isang maling hiwa ko lang, Father. Tapos ka na. Isang mali. Dahil po ang adrenal ay microscopic. Maliit na maliit. Nagising ako sa pagka-opera ko. Ang sabi sa akin ni doktora, Father, kinuryente ka lang para magising ka. Para muli kang mabuhay. Parang araw na yun ay December 12, piyesta ng Birhen ng Guadalupe. Sa seminaryo, kinukup-kup niya na ako. Nagkatumor ako, nagising, kalawang buhay sa ina, ang Birhen ng Guadalupe. 2009, na-examine ako na may cancer na ako sa buong katawan. 2009. Kumalat na at wala na akong pag-asa. Pinauwi na ako para mamatay. Pero hindi sumuko
ang mga doktor at sinabing, tutulungan ka namin. Walang gamot, pero tutulungan ka namin. Paiksing ko ulit ang kwento. Diniklara akong cancer-free without any intervention. December 12, ganitong oras, 2009. Kaya, sino na naman ang nagdagdag ng ikalawa kong buhay, ikatlo sa katunayan? Ang Birhen ng Guadalupe. Siya yung patron ko. At mula noon, sineselebrate ko ang aking birthday. Dahil bukas ang birthday ko, laging December 12, bilang pagtanaw ko sa Diyos, sa mahal na ina, sa ating Panginoon Diyos na ang Poong Jesus Nazareno. Naglilingkod na ako dito noon. 2009, 2006 ako nagsimulang magmisad sa simbahang ito. 2009, nung nakitaan ako ng kumalat na ang kanser sa buong katawan ko at wala ng pag-asa. Hindi ako pinabayaan ng anak ng mahal na birhen. December 12, ganitong oras, nang ideklara akong sa Amerika na wala na akong cancer. Ang sabi sa akin ng doktor noon, Father, you can now go home. You can now celebrate the Simbang Gabi in the Philippines. We could not find any single cancer cell. Anong no, sabi ng doktor? Saan na nagpunta ang mga cancer mo sa katawan? Sumagot lang ako, sa awa ng Diyos at sa panalangin ng mahal na ina, ang Birhen ng Guadalupe. May mga pinag-aralan tayo. Matatalino ang marami sa atin. Pero kung minsan napakahirap maniwala sa milagro, minsan nagtatanong tayo kung talagang kumikilos sa Diyos. Nangyari yan sa akin. Tinatanong ko ang Diyos. Umiyak ako sa Kanya at nagtatanong. Ngayon, 14 na taong ko na. 14 years na wala akong cancer. Bakit? Kaya ako tumitingin dun eh. Wala na yung tinabi muna yung Birhen ng Guadalupe. Yung imahe. Sa Kanya ko talaga ako kumapit at tumawag. Ngayon ang kapistahan niya. Ngayon, gusto kong sabihin sa buong mundo. Kaya may social media tayo. Nandiyan naririnig ako. Ano man ang sakit mo, ano man ang hirap mo, huwag kang magdududa sa pag-ibig ng ina. Questionin man natin ang mahal na Birhen Maria. Hindi niya ko questionin ang pagmamahal niya sa atin. Kakapit lang tayo at tatawag sa Kanya. May milagro. May milagro. At patuloy na nagaganap ang milagro kahit hindi ka naniniwala sapagkat patuloy ang pagmamahal ng mahal na Birhen sa atin. Patuloy ang pagmamahal ng Poong Jesus Nazareno sa atin kahit na nagdududa tayo. Kahit kuminsan nagtatanong tayo. Ang pag-ibig niya, kahit marami tayong kasalanan, hindi kayang sapawan. Ipapasalamat ako sa mahal na ina. 14 na taon na nakatayo ako lagi dito sa pulpitong ito. 17 years ko rito sa Quiapo, pero 14 years na akong buhay. Kaya minor di edad pa ako. Bukas ang birthday ko, pero lahat ng bumabati sa akin, pinaalam ko talaga na ang buhay ko ay galing sa mahal na Birhen. December 12, ko sineselebrate ang birthday ko. Birthday na buhay kasi yun, buhay na mahal na ina na ibinigay sa akin. 2 ulit niyang binigay. 1997,
December 12 din, 2009, December 12 din, nang ipagkaloob sa akin ang kagalingang walang gamot na kailangan. Di mo kailangan ng gamot, kailangan mo lang ang pagkapit sa Diyos at pagtawag sa mahal na ina. Huwag kang mawawala ng pag-asa, huwag kang susuko dahil hindi ka susukuan ng pag-ibig ng mahal na ina. Lumayo ka man sa kanya, tulad ng sinabi ko, lalabas na ako ng seminaryo. Anong ginawa ng mahal na ina ng Guadalupe? Niyakap ako. At hanggang ngayon, naglilingkod ako sa kanya bilang isang kura. Marami akong karamdaman at marami akong kapintasan. Pero hindi nagiging hadlang sapagkat ang mahal na ina ang laging nasa tabi ko. Lagi akong tumatawag sa kanya. Lagi ako nagsasabing ihingi ako ng tawad sa kanyang anak na si Jesus. Dahil siya'y puno ng grasya, puno ng pagpapala. Ilalapit niya tayo at tutulungan. May milagro. Sabi niyo nga sa katabi niyo, may milagro. Ha? Lakas niyo, may milagro. Tandaan niyo yan. Kahit nagdududa ka, kahit minsan hindi mo maintindihan, dahil ganun umibig ang mahal na ina, hindi kailangan ng rason para sa kanyang pag-ibig sa atin. Di katulad ng tao, mamahalin lang tayo o magmamahal lang tayo kung minsan dahil may dahilan. Pero ang mahal na ina, mamahalin ka, mamahalin ako nang walang dahilan. Ganon sila magmahal sa atin. Ganon magmahal si Jesus Nazareno. At ganon din magmahal ang kanyang ina. Ang araw na ito ay aking araw ng pasasalamat. Ang araw na ito ay araw na kung saan dumaloy ang grasya ng mahal na ina dahil siya'y punong-puno. Akong nakaharap sa inyo, nagpapatunay sa inyo, may milagro. May milagro. May milagro. Huwag kayong manghihina ng loob. Huwag kayong matatakot sa karamdaman. Oo, baka sabihin nyo, Padre, nasasabi mo lang yan kasi hindi mo dinaanan. Lumuluha ako nun. Dahil tung nagmimisa ako nun dati, halos hindi ako makatapos dahil sa tindi ng sakit sa buong katawang ko. Bumabaksak ako sa loob ng misa. Di ko natatapos. Naranasan ko ang takot. Naranasan ko ang walang kapitan. Pero hindi ako binitawan ng mahal na ina. Kung hindi niya ako binitawan, lalo kanyang hindi bibitawan. Kung ika'y lumalayo sa kanya, lalo kanyang yayakapin. Ganun ang nanay natin. Ganun ang nanay natin, ang mahal na Birhing Maria. Kayong nanonood sa telebisyon, nanonood sa social media, anuman ang dinadaanan yung hirap sa mga oras na ito, manalangin kayo sa mahal na ina at kayo nagsisimba ngayon. Walang imposible sa Diyos, kaya naganap ang hinihingi ng mahal na ina. Walang imposible sa poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Amen po ba? Tandaan nyo yan ha? Kahit nagdududa ka, kahit kirot ka na, kahit iniwang ka na ng lahat, hindi ka iiwan ng poong Jesus Nazareno. Di ka iiwan ng ating mahal na ina. Sukuan ka man ng lahat, hindi susuko ang Diyos sa'yo. Kumapit ka, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng ating ina, ang mahal na Birhing Maria. May milagro. Kapit lang. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama
sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria ng Guadalupe. Ang ating itutugon, Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Upang ang kawawang ipinagdadalang tao sa sinapupunan ng ay igalang at pahalagahan tulad ng ginawa ng Birhen ng Guadalupe sa Ninyo Jesus, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa mga may sakit at may iba't ibang kahinaang pisikal, moral at espiritual, ay mag-ukol tayo ng kagalingan upang matamo nila ang kagalingan at lakas, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Ating itaas sa Panginoon ang mga nalulungkot, nababahala at nanghihina ang loob at isip dahil sa mga hindi maiwasang problema, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa umiigting na kultura ng kamatayan, tayo nawang mga deboto ng Mahal na Birhen ay lakas loob na sumaksi sa magpapalayang katotohanan at katarungan, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Tumahimik po tayo sumandali, buong taimtim tayong magpasalamat sa poong Jesus Nazareno. Adilapit din po natin ang ating mga kahilingan at mga pasasalamat. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin kaisa ng mga labirhing Maria ng iyong anak na si Jesucristo na nabubuhay at nagahari kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Noon, aming handog ang tinapay at alak alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Ngayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikas sa pagunita namin sa Mahal na Birhen ng Guadalupe, inihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang Mahal na Birheng nagpupurit nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman.
Nilingap mo, mahal na Birhen, bilang iyong abangalipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu Gembanal, ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Pagbungi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay para ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang Birhen ng Guadalupe, at ang kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal ni San Junipero Serra na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May sakit tayo? May problema ba tayo? Marami ba tayong dala? Hirap na hirap po ba tayo? Pag dinasal natin yung Ama namin, manalig kayo. Itaas nyo lahat sa ating poong Jesus Nazareno. Tulad ng sinabi ko sa inyo last week, hindi ka lalabas dito nang hindi ka masaya. Taas nyo lahat, hinanakit, galit, sama ng loob, lahat ng dinanas natin. Pag dinasal natin yung Ama namin, taas mo lahat yan sa Diyos. At tunay na lalabas ka ritong marami kang pagpapala.
sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig na mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang anak ni Maria. Mapalad tayong tinawag ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa tamis ng umaga ay naaninag ko ang tindi na at alab ng pagmamahal mo. Sino ka kay ganda na bighani ako, isang dukhang naglalaho. May habag kang alay at ang Diyos na sa'yo, si Jesus na ating Panginoon. Birhen ng Guadalupe, aming ina ng buhay,
sa anak mo'y matunlad. Birhen ng Guadalupe, aming pag-asa at galaw. Salamat sa iyong habag, magtitiwala sa iyong anak at buhay ko'y tutulad sa kanyang yapak. Sa iyo mga mata, nakaukit ako sa iyo ng mga rosas, ang bango ng tawag mo. Huwag matakot kung mabahala ang bulong sa puso ko. Yakap ka, o aking paraiso. Kasakitan o pait, maglalaho ito, di ba't ako'y iyong inang totoo? Birhen ng Guadalupe, aming ina ng buhay, dinggin yaring hinirang ng sa anak mo'y matulad. Birhen ng Guadalupe, aming pag-asa at galak. Salamat sa iyong habag, magtitiwala sa iyong anak, at buhay ko'y tutulad sa kanyang yapa. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan sa ating Third Parish-wide Advent Recollection Series ngayong Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang misyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Jerome Marquez, SVD, Provincial Superior of the Society of the Divine Word, Oroquieta Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita namin sa mahal na ina na iyong anak, ang Birhen ng Guadalupe, ay magdulot nawa sa iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ika'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalayong kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, umayo kayo sa biyaya at pagpapala na mahal na po ang Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.